Good day, everyone. Welcome to another episode of Marleenas Kitchenette. Another day, another recipe to make. So stay tuned, mga kakusina. Let's start cooking. Our recipe for today, baby octopus and oyster sauce. And of course, meron din tayong scallops. So I have a baby octopus here. Frozen ito, mga kakusina. So sa paglilinis niyan, kinakailangan tanggalin natin yung laman ng ulo ng octopus at yung kanyang ipin doon sa gitna, of course. At yung mata, mga kakusina, ginugupit din yan. Inay. So, makikita nyo, gumagalaw yung ating octopus. Diyos ko po, nabuhay yata ang baby octopus. Oh, look at that. Nilagyan lang natin siya ng mainit na tubig para kumulot siya at makita natin yung gamay ng octopus. So, that's the secret, mga kakusina, para mabuhay bigla ang iyong octopus. Kasi kanina, gutay-gutay siya, as you can see. Pero ngayon, tignan nyo, may aura na siya, diba? So, hot water lang yun, mga kakusina, para lang bumalik siya sa dati niyang itsura. Kasi kanina, frozen. Pitas tayo ng sili para dun sa ating octopus, baby octopus. Ayan. Ay! Dami ng hinog. Daming bulaklak, oh. Ayan. Pwede na to. Maanghang na to, tiyak. And then, oh my God! Ubus na yung aking spring onion, oh. Pero kailangan pa natin. So, cut tayo kahit maliit lang. Yun. Yan ang kagandahan ng merong veggies sa bahay. Kahit sa pasulang, oh, mga kakusina. Oh, diba? So, going back dito sa ating recipe, yung ating baby octopus and oyster sauce. Of course, it's up to you kung gusto nyo mas maraming garlic. But ako, I guess, ganito lang karami yung aking kakayaning anghang. So, let's start with the garlic, minced garlic. Saute lang natin yung ating minced garlic doon sa ating chili, of course. Fresh na fresh yan from my garden, as you can see. And then, yung ating octopus, isunod na rin natin kaagad. This recipe is less than 5 minutes, mga kakusina. Hindi kailangang lutuin ng matagal yung ating octopus kasi lalo siyang magiging makunat. So, make sure na ready na ang inyong mga ingredients bago nyo buksan ang inyong stove. Then, i-add in natin yung ating oyster sauce. Around 1 tablespoon and then mag-add on din tayo ng 1 tablespoon of water. So, take note mga kakusina, kinakailangan natin yung malakas yung apoy para isang luto lang agad yung ating baby octopus and then in less than 3 minutes or so, kailangan na lang po nating i-off. Otherwise, kukunat ang ating baby octopus. So, add in lang po tayo ng tomato ketchup and then of course, yung ating bell pepper. And that's it. We're nearly done, mga kakusina. So, kung bago ka lang at napadaan sa channel ko, please don't forget to click the bell down below para manonotify ka every time may bago tayong uploads. At ang ating FB page, Marleenas Kitchenette. At para naman sa private group, simpleng lutuin sa ating kusina. So, only member of the group ang makakapag-post doon. Walang ibang pwedeng pumasok doon sa ating group dahil ina-approve ko. So,
So, dun sa mga winners ng ating cooking utensils, please dun nyo tayo mag-message for your personal info kung saan ko i-send ang inyong prizes. Okay, so after sauteing everything, ayan, ready na si ating little froggy. Talagang lagi siyang nakaabang dun sa ating recipe. So, madaling naluto yung ating ulam. So, make sure na ready na lahat ng inyong sangkap before turning on your stoves. And that's it. Luto na kaagad mga kakusina. Ito na yung favorite portion ni Marlena, yung tiki man portion. Wow, look at that. Diba? Kaya hindi talaga pwedeng matagal yun sa kusina. I mean, sa stove mga kakusina. So, ayusin ko lang para sa aking plating. Total, ako naman kakain ito. So, ayan, as you can see, very appetizing mga kakusina. So, shout out muna tayo mga kakusina. From Mamita Vito ng Sierra Vista, nagre-request siya kung maaari makagawa tayo ng pavlova cake, yung fruity cake. Yan, and then of course, ay Miss Georgie Banas, ginaya niya yung ating potato cheese balls. Natuwa daw ang kanyang mga anak at naging masarap ang kanilang merienda. That's good, Miss Georgie. Cheers to you. So, para sa favorite part ni Marleenas, of course, yung ating tiki man portion. Talaga naman, octopus na octopus. Kaso parang ayaw naman niya magpasubo, oh. Buhay pa, oh. Malambot talaga siya mga kakusina. So, huwag niyong tatagalan sa kawali. In less than 3 minutes, talagang luto na siya. Okay, so ito naman yung scallop natin. Nearly $10, 6 na piraso. Oh my goodness, talagang tatakamin ka lang ng scallop na ito. Pero maganda to sa katawan mga kakusina, mataas ang iodine niya. So, from once in a while, kailangan din natin kumain of course ng mga seafoods. So, ilatag lang natin siya doon sa pwedeng ipasok sa oven mga kakusina. Kasi saglit lang din to. In mga 3 minutes lang yan mga kakusina, luto na, depende dun sa lakas ng inyong oven. So, I have masarap na butter here. Bigyan natin sila ng small cut of butter on top of our scallops. So, say this is $10 and then 300 in pesos, so around 50 pesos. Ang isang scallop, oh my God, isang subo, 50 pesos. But that's okay, kasi malinamnam naman to mga kakusina at maganda sa katawan. So, carry na din yan sa 50 pesos each. Yan, okay. So, kung meron din kayong garlic dyan, mga garlic chili, something like that. Just put it on top of our butter and scallops. Yan. And of course, ready na yung ating oven. Naka-preheat na siya mga kakusina. Para hindi agad mawala yung juice ng ating scallop. Kailangan mainit na. Dahil in a short period of time, luto na rin kaagad yung ating oven-baked scallops. And then, of course, gyan natin ng cheese para magme-melt siya mamaya. And then, ulala! Gonna be yummy-yummy na naman ang ating recipe for today. Oven-baked scallops. Ayan. So, ready na ito mga kakusina. So, it's still up to you kung how much more cheese ang gusto nyong ilagay din sa ating scallop. So, ayan, ilagay na natin siya sa ating oven. So, silip-silipin lang natin mga kakusina. Not more than 5 minutes. Pwede na yan to serve.
Okay, so after 3 minutes, chinek ko na siya. Pwede na. Natunaw na yung ating cheese. And then if you want some more, you can still add more cheese on top. And that's it! Thank you for watching Marleenas Kitchenette. And please don't forget to like and share. Subscribe to Marleenas Kitchenette. And hit the bell so you won't miss a thing. See ya!